Hello, hello mga kachismis. So ito na nga mga marites, ang yung Chika Dora for today's video is back. So today nga, pumunta naman tayo sa Medina, Mdina, I don't know the exact pronunciation, kayo na ang mag-adjust. Sounds Arabic nga siya, but it's true because Medina has a very long and bloody history of being constantly invaded and fought over by just about everyone. So isa na nga doon ang Arabic. So kung mapapansin nyo, pag pumunta kayo dito sa Malta or sa Medina, may mga salita sila dito na Arabic. So iba-iba talaga yung salita nila dito. May Maltese, French, Arabic, Italian. And then before, they constantly changed the name, but now it will remain like Medina or yung tinatawag nilang Silent City. So bakit nga ba tinagurian na Silent City ang Medina? Kasi once the capital lift from Medina, it become a virtual ghost. So pinalitan nga nila dati, Medina is a capital city, but then they will change it. And then, nasa 250 inhabitant na lang yung nakatira doon. So mapapansin mo, pag pumunta ka doon, pagpasok po ng wall, sobrang tahimik talaga nun. But outside the wall, there are so many going on outside. Tapos, hindi basta-basta nakakapasok yung mga cars dito sa Medina. Except na lang kung ikaw yung may-ari at nakatira ka dyan o kaya may mga businesses ka. And then, on the top of history, nagkaroon nga dito ng massive earthquake noon 1693. Kaya, inayos din talaga yung lugar na ito. Somehow, na-preserve pa rin naman nila ang ganda ng Medina. Kaya, may experience mo talaga na pag pumasok ka dito, parang nasa ibang lugar ka. At parang kapanahunan pa nga nung 1693. So pagpasok mo nga dyan sa Medina, ibang-iba yung atmosphere. Compare mo talaga paglabas mo sa wall na yan. At dyan nga kami kumain sa restaurant na yan. At makikita mo, marami silang blue door dito. Colorful din yung mga door nila at mga window nila. So yun yung mga dinarayo ng mga tourist. And then Medina is not only known for history, but then isa din to sa mga dinarayo. Kasi nga, kung nanonood kayo ng Game of Thrones, dyan nila ginanap sa Medina, especially yung gate na yon, yung King's Landing. So makaka-relate dito yung mga fan ng mga Game of Thrones. And to add for that, yung very unique ng Medina is yung narrow street nila dito. Ang ganda, and then ang sarap mag-walking kasi feeling mo wala na talaga siyang ending at iikot ka lang nang iikot. And then pagdating mo sa kabila, meron na naman. So ayan, makikita mo talaga ang ganda. So ito nga yung sinasabi ko, behind those walls, ito yung makikita mong view. So ibang-iba talaga sa loob at iba doon sa labas. So yun yung parang field sa likod niyan, out of those Medina City, makikita mo. And then, pag tingin mo dito, oh, diba, iba na talaga. Parang nasa ibang lugar ka na. So, ayan, makikita mo na naman yung famous balcony dito sa Malta. So, kahit saan ka magpunta, meron talaga siya. And then, right side naman, makikita mo yung church nila dito sa right side na to. So, yan yung church nila. Malaki din at maganda. Ayun, kaso hindi na nga lang kami nag-explore sa loob ng simbahan kasi nga bawal akong pumasok dahil sa suot ko kailangan takpan. Ayun, remind ko pala sa mga pupunta dito, dapat hindi ka masyadong maingay. Kung mapansin nyo yung ibang door doon, may mga nakasabit na be quiet. Kasi ibig sabihin nun, doon sa may nakasabit na yun, may mga nakatira pa. So bawal talagang mag-ingay doon. Syempre, Silent City nga. So dito naman sa side na to, ito yung tinatawag nilang Fontanella Tea Garden. So ayan, nag-break nga muna kami kasi mainit. So nag-order muna kami ng mga drinks dyan. So mapapansin nyo, ayan, yan yung view nyo pag pumunta kayo dyan. Ayun na nga, nagpahinga muna nga kami dito dahil ang init na naman at ang init na naman ang ulo ng asawa ko. So ayan yung in-order namin dyan. At makikita mo, yan yung view namin sa taas. So makikita mo na naman yung outside the city ng Medina.
At ayan na nga yung anak ko, init na dahil napakainit naman talaga. So ito na nga yung restaurant na sinasabi ko kanina na kumain kami nga dito. Kasi nga nagpagabi kami dito sa Medina kasi gusto namin makita yung Medina by night. So ayan, dahil nagutom na naman yung asawa ko, nag-order muna kami ng pagkain. Pero as usual, mahal na naman talaga yung mga pagkain dito sa Medina. Yun na nga, since tourist spot nga ito, so asahan na natin yung pagkain nila dito, eh medyo pricey nga talaga. So ito na nga, loko-loko yung asawa ko. Sabi ko picturean ako, tapos yung ginawa video pala. Kasi nga, saktong tumunog yung bell doon sa taas. Pero anyway, so wala na akong nagawa. So go with the flow na nga lang si ate girl. At eto pa nga mga kachismis, hindi mawawala ang ating paikot-ikot. Kasi nga, ikot-ikot lang ng buhay, ganon. Dapat maging masaya ka lang, ganon. So ito na nga yung itsura ng Medina paggabi. So nakakalungkot siya, akala namin, eh medyo maraming lights. Pero ayan na nga siya. Sabi ko sa asawa ko, nakakalungkot naman tumira dito bukod sa tahimik na madilim pa. At ito na nga yung chismis. Nakakatakot din paggabi dito kasi maraming mga madidilim na lugar. So pag maglalakad ka, may mga madilim. So, ito na nga yung chismis. Totoo nga palang ghost town ito kasi nga mayroong balibalita nga. May nagpapakita nga dyan na white lady. Ay, totoo to ah. Nagkataon lang talaga na naka-white ako. Pero kasi nga, ito ang chismis. Katuwa lang namin ng asawa ko mag-post na ganun. Pero hindi ko naman alam na totoo pala yun. Totoong story pala yun. So anyways, ito lang yung ating chismis for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at maraming maraming salamat. Till our next vlog. Bye!